So guys, meron ako ditong 4-in-1 router TP-Link. Yan. So ituturo ko sa inyo kung paano siya ilagay sa modem ng VLDT. So marami kasi ko nakikita nagtatanong na ano na paano palakasin yung modem ng mga ISP nila tulad ng PLDT, Converse Globe. So dahil based sa mga nagtatanong, hindi daw maabot sa third floor, second floor. So bali magbibigay lang ako ng idea para umabot yung internet doon sa sinasabi nilang second floor, third floor. O kaya naman sa kabilang kwarto. So ganito lang 'yan. So kung PLDT kayo, sa PLDT kasi ang modem nila ay ang activate lang yung slot 1, yung LAN 1 lang ang activate. Yung LAN 2, LAN 3, LAN 4 ay hindi siya activate. So kailangan mo siyang kailangan mong gumamit ng switch sub or router. Yan. So yung switch sub naman ginagamit 'yun once na marami kang kakabit na device. Halimbawa, smart TV, computer or laptop. So depende sa iyo kung marami kang pwedeng gagamitin, pero kung wifi lang, pwede ka nang gumamit ng ganitong routers. So meron siyang libreng wire na 1.5, pang ano lang to, pang short use. Pero once na yung issue mo ay yung modem mo, yung signal niya hindi umaabot sa third floor, second floor, bumili ka ng wire na mga sakto doon sa walang connection, yung hindi naabot ng signal. Halimbawa, mga 10 meters, 20 meters, yun. Pwede mo siyang ikabit dyan. So ito, video purpose lang itong video natin. So itatry natin to guys. So ito pala TP-Link na to guys. Ano to? Mayroon na siyang apat na port sa likod. Yo, bali pag nakabit mo na yan sa ISP mo, activated na lahat yan. Pwede ka nang magkabit ng ano dyan, ng smart TV, laptop or desktop. Mayroon na siyang signal na wifi, mayroon pa siyang activated na port na apat. So mayroon na siyang sariling wifi password. So kahit i-reset mo siya guys, ito TP-Link, kahit i-reset mo siya, hindi nawawala yung password niyan hanggat hindi mo napapasok yung kanyang system. Kahit mga ilang beses mo i-reset yan, yung password niyan, yun pa rin yun. Mapapalitan mo lang yung password na yan guys once na pumasok ka sa system niya. So kung gusto nyong makita yung paano pumasok dyan, sundan nyo na lang yung manual. Meron dyan, login lang, admin lang. So meron din sa mga video ko niyan kung paano i-login. So yun guys, nakasaksak na nga siya. Yan. So nakasaksak na siya guys, yan. Meron siyang dalawang indicator light. So ibig sabihin niyan may indicator light na dilaw, ibig sabihin niyan walang internet. Walang internet pumapasok. So, ganyan yan. Pagka wala internet pumapasok, kulay dilaw siya. Pag one may internet naman siya, ay kulay green. So guys, kasi nga kaya siya walang connection na pumasok kasi nga naka-slot 2.
naka-slot to siya. So dahil sa PLDT tayo, yung modem natin disable yung LAN 2, LAN 3, LAN 4 niyan. Ang available lang diyan LAN 1 pag PLDT. Kung gusto niyo pa-activate yung LAN 2, LAN 3, LAN 4, itatawag niyo po 'yan sa PLDT mismo. So, sa convert, sa globe, activated lahat yan. Sa PLDT lang po ang hindi activated lahat. Ganun po sa PLDT. Isa lang ang available. Kung gusto mong pa-activate, itatawag mo lang yung ano mo, yung gusto mong gawin. So, yun guys. Gaya ng sabi ko, kaya siya kulay dilaw kasi wala internet na pumasok. Kasi nga, disable yung LAN to na yun. So, yun. Video purpose lang po. Yan. So, ganun lang. Ganun lang kasimple. Kung gusto mong lumawak yung wifi mo doon sa bahay mo para mas umabot sa second floor, third floor, ganyan lang gawin mo. Router, then bili ka ng wire na 10 meters, 20 meters. Kung gaano man kalayo yung paglalagyan, yung ano, yung walang signal. So, ganun lang, kasimple. So, yun guys. Sana natutunan nyo yung aking binigay na video kung paano lumawak yung signal ng yung ano, ng yung modem. Magdadagdag lang kayo ng router. Then, provide kayo ng bagong signal na wifi. Then, provide din kayo ng bagong password. So, ganun lang kasimple.